What's up, Internet? Mag-shop tour tayo ngayon, pero imbis na sabihin namin what to buy, yung baliktad, sasabihin namin what not to buy. Yung mga nice to have items, pero kung gipit yung budget, pwede naman tanggalin. Pwede na hindi kunin. Yung Hardware Sugar lang talaga yung shop na sasabihin sa'yo na don't buy it. Bad for business, good for you. Let's do it. Bibili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ka kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Akalito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished. May legit working cdkey ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, check out cdkeyoffers.com. Kung nagtataka ka, ba't ako naka-headset buong time sa video na to? Kasi li-livestream ko yung shoot ng video na to. You can actually see the entire livestream kasama din dun sa links in the video description below. May dalawang klase na CPU coolers, and if you're thinking water cooling and air cooling, you'd be right. Pero for the budget conscious, yung dalawang klase ay stock coolers na libre and third-party coolers na may dagdag gastos. Lahat ng mga third-party coolers are made by a different brand from the one who made the CPU. Usually, mas maganda naman talaga yung performance ng stock coolers. That's why brands like Noctua are legendary. Usually, maganda rin yung aesthetics ng third-party coolers. Everybody loves the LCD screen of the Z series of Kraken from NTXT. Tingnan mo naman yung LEDs nung Capellix. They really crammed a lot of LEDs here into the pump head. Or just the overall striking design of the Galahad. Yung third-party coolers really deliver on performance plus aesthetics. Pero kung wala talaga sa budget, you don't need to get a third-party cooler. Most CPUs come with a stock cooler. Kung AMD, magandang performance ng stock cooler ni AMD, in fairness. Yung aesthetics din, may RGB din siya. Kahit yung walang RGB na CPU cooler ni AMD, decente tingnan. So really, props to AMD. Sila talaga yung parang nag-push na kahit stock cooler, ganda naman natin, both performance and design-wise. Yung Intel, well, yung performance ng Intel stock cooler, meh. Yung aesthetics ni Intel stock cooler, walang RGB at mukhang throwback pa to the 1990s. Wala pa talagang nagbabago doon. So yung Intel CPUs may stock cooler naman, but you really pay for what you get. It will get the job done, but barely. It's true yung mga high-end CPUs like the R9 5900X or the i9 12900K. Wala talagang stock coolers mga yan. You'll need to buy a third-party cooler. Pero if you're at that level, siguro may budget ka naman pambili ng stock cooler because you're not playing around when you get to that kind of CPU. Tungkol sa CPUs, mapapansin mo pag pamahal ng pamahal yung CPU, dumadami yung cores niya. Yung pinaka top of the line ni Intel, the i9-12900K, 16 cores. Ganun din yung top of the line ni AMD, Ryzen 9-5950X, 16 cores. Pero kailan mo ba talaga yung extra cores? Depending kung saan mo gagamitin yung computer mo, baka naman hindi. Some applications like gaming don't really take advantage of the high core count. So for price to performance, mas maganda pa actually yung mas mura na CPU. So for gaming, if budget is a little tight, we would recommend getting the 5600X which only has 6 cores compared dito sa Ryzen 7 5800X na 8 cores. Makamura ka ng mga around 3,000 pesos, mapupunta pa yun to a better GPU, which will impact your gaming performance more. Yung PC na gamit ko pang laro, pang edit, pang stream, i5-4690K, 4 na cores lang siya. And yet, it gets the job done. Lahat ng kailangan ko gawin, nagagawa naman niya. Don't get me wrong, kung may budget, yun nga, syempre, mas maganda naman talaga yung higher-end CPUs, mas mabilis naman sila. But price to performance, depending on what you're doing, di mo naman talaga kailangan sobrang daming cores. Mahalagang consideration din yung price to performance in choosing RAM. Sa RAM, may dalawang options, the size and the speed.
For the size, usually rin recommend namin 16 gigabytes. 16 gigabytes is the sweet spot for price to performance. We really only recommend 32 gigabytes or even more kapag alam namin na gagamitin ni customer yung computer pang server type functions or heavy multitasking or 4K editing. Although may ibang customers din kami na nagsasabi na nararamdaman nila yung difference sa gaming pag naka 32 gigabytes sila. No question, your PC will run faster, pero yun nga, kung gipit sa budget, actually kung gipit sa budget, 2x4 or 8 gigabytes is usually what they get. But we recommend going a little bit further. Mararamdaman mo yung difference at 2x8, so 16 gigabytes. Dun sa speed ng RAM, actually, sa ibang, in some situations, makakasama pa yung kung sobrang bilis ng RAM. I've mentioned in a recent video, the sweet spot for the Ryzen series is around 3,800 megahertz. Lampas dun, baka magka-system instability pa. Sa RAM, faster is not always better. Tsaka even yung pagtalon mo from, say, 3,200 to 3,600, yung price to performance, medyo alanganin din. You'll pay around 10% more for a 3,600 megahertz RAM, roughly. Pero yung corresponding na performance gain mo, hindi siya aakyat by 10%. Mas bababa siya. Kung gipit talaga yung budget, large RAM and fast RAM are nice to have, but you don't really need them. Next up, SSDs. Palagi yung advice namin, regardless of the build, regardless of the budget, get yourself an SSD. Sobrang laking tulong nito sa quality of life mo. Ang bilis nung data access rate, ang bilis mag-boot up ng OS kung naka-SSD ka. Para kaming sirang plaka dito sa Hardware Sugar, we're always saying, get yourself an SSD. But, make sure it's a SATA SSD. Basically, mga SSDs come in two flavors. SATA SSD, tsaka M.2. May dalawang klase ng M.2. There's the ordinary M.2 SSD, and then there's the NVMe M.2. So, not all M.2s are NVMe's. But all NVMe's are M.2. Simple lang, di ba? Para lang madali, isipin mo na lang that the NVMe M.2 is the fastest kind of SSD that you can get. Pero yung price to performance niya, hindi naman ganun kalayo from a real world perspective dun sa SATA SSD. Kaya nice to have yung NVMe, pero kung di naman kaya yung budget, okay na yung SATA SSD. Yung NVMe's kasi, sobrang mahal niyan depending on the brand, depending on the size, depending kung PCIe 4 sila. Although before we leave SSDs, kailangan ko rin banggitin na may mga sobrang murang NVMe SSDs ngayon on the market na good quality din naman. For example, itong Teen Group na 256GB NVMe SSD MP33 model, this is 2,400. The ZOZT SATA SSD is 1,700. So that's around a 45% or so increase in price. Pero in actual peso terms, wala pang 1,000 pesos yung increase dito sa NVMe. Depende talaga yan sa budget mo kung okay na, sige, dagdagan na lang natin ng 800 para maka-NVMe. Sulit rin naman to. Kung kaya naman ng budget na plus 800, di ko rin masabi sa'yo to go with the SATA SSD kasi yung trade-off naman, worth it. So that is something to keep in mind if you're shopping around for storage. Na may mga murang NVMe's relatively. Pero kung kumpara mo dun sa SATA SSD, mas mura pa rin talaga yung SATA. Let's go back to cooling. Yung mga cases may points inside them where you can mount fans. Usually these come from third-party manufacturers, kagaya ng mga CPU coolers na napag-usapan natin. Although may mga case manufacturers naman na nagbebenta rin ng fans nila. For example, like Deepcool, NZXT, Corsair. Magdadag ka ng case fans para mas malakas yung airflow in, mas malakas yung airflow out, para lumamig yung rig mo, the more air that's circulating, the quicker mawawala yung init ng mga components. Pero para sulit sa budget, pumili ka ng case na may kasama ng fans. Kumbaga, included na siya dun sa presyo ng case. Kagaya ng Fractal Design Torrent case, limang fans na kasama yan, may fan hub pa, 12,400 pesos lang. Sulit, di ba? Pero a more realistic case might be this one, the Matrex 40-3FS. This is around 2,400 pesos. May kasama ng tatlong 120mm static RGB fans. Marami namang options sa market na may mga cases na kasama na yung mga fans. Ah, RGB. Maraming namuwili sa RGB. May nagsasabi na hindi kompleto yung mga rig nila, hindi kompleto yung mga build nila kung walang RGB. May nakakwento nga kaming customer na paminsan, binubuksan lang nila yung computer nila para matingnan yung RGB. Not for work, not for play, just to see their RGB. And personally, ako wala akong problema dyan. RGB is aesthetic, especially kung maganda naman yung pagkagawa,
di masyadong over the top, it really adds something to the build. Pero yun nga, yung RGB, pang aesthetics lang talaga. Kahit ilang ilaw sa loob ng computer mo, hindi bibilis yung performance. Kahit ilagay mo sa blue yung RGB, hindi lalamig yung components. They're all just pretty lights. Kaya yung RGB yung last na suggestion ko, kung gipit talaga sa budget, pwede mo tanggalin yan. You don't need any RGB at all in your system. Ayun, thanks for joining us on a short shop tour of things you don't really need to buy. Kung nakatulong tong video na to, may ibang videos din kami. May build guide on how to build a computer for a 10K to 30K budget. May video din kami on how to build a good budget work from home PC. May video din kami explaining ba't ka nagbabayad for certain PC features na hindi mo naman kailangan. Lahat ng mga links to those videos are in the text description below. That's the video. So now that may free time pa ako, manunod lang ako ng RGB. Thanks for watching. And thank you to our top fans. Na-afford na namin itong upuan na to. Hindi, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.